dahil sa pambobomba ng Al-Ahli Hospital sa Gaza City noong 17 ng Oktubre. Pilit nagpapakatatag ang mga Pinoy na ituloy ang normal nilang buhay. Pero ilan sa mga Pilipino ang nagbahiwatig ng pangamba tungkol sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas. Nakakatakot kami rin mga Pilipino na ngayon ay nag-iisip kung uuwi ba o hindi. Pero, yun, nananalangin lang kami. Lebanon is already in the crisis because the economy collapse and a lot of people is leaving the country. I feel bad to be in this situation. I don't know what's gonna happen next, but everybody is preparing for the worst, but hopefully nothing bad will happen. Sumali na rin kasi sa bakbakan ng Hezbollah, isang partido ng Shia Islamist sa Lebanon na nakikisimpatya sa Hamas. Meron na namang mga iba pa na sumanib, no? Madaming Hezbollah dito sa Lebanon. Nasa alert level 3 na ang Lebanon. Kaya naman naglabas na ng advisory ang Embahada ng Pilipinas sa Lebanon para sa mga Pilipino na gustong umuwi na makipag-ugnayan sa kanila para sa voluntary repatriation. Within 30 years po, is ngayon lang po ako nakaranas ng ganito, may pamilya po ako dito. Pero marami pa rin mga Pilipino ang gustong manatili sa bansa hanggat maaari. Dasal ng mga Pinoy sa Lebanon naway matigil na ang sigalot sa Israel. It's really sad because most of the casualties are civilian and children. And these children has nothing to do with the conflict. So sana magkaintindihan sila, magkaroon na ng pagkakasundo na sa mabuti, sa ikabubuti ng lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Nasa 17,500 ang bilang ng mga Pilipino sa Lebanon. Riz Furyo, ABS-CBN News, Beirut, Lebanon.